Hello guys, good afternoon. So welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be said it once again. Ako nga pala si Josh. And for today's video guys, bumababa ba ang yung earnings dito kay Facebook sa in-stream ads, ads on real stars, live ads, subscription, at mas marami pang iba. Okay, so upon checking guys, sobrang dami na din nag-start mag-create ng content dito kay Facebook. So ang worry natin as mga pioneer ano, or mga nag-start na din dito kay Facebook, especially sa tutorial niches. And syempre, sabi nga ni Facebook, as long na mas maraming competition between the topics na napili mo, nagkakaroon ng ano, mas mababang revenue, or ang mas priority ni Facebook yung mas mataas yung performance. Kumbaga, ibig sabihin nito, palagi ka bang active sa pag-create ng videos? Okay? So, bakit nga ba bumababa yung earnings mo? Baka dahil last month, nag-upload ka ng two videos, dalawa sa Reels, and short, and hindi mo na chine-check kung nag-upload ka pa ba sa longer video or sa nagla-live ka pa ba. Okay, so pag bumababa yung earnings natin, so doblehin natin yung effort natin. Okay? So, huwag tayong ma-demotivate na, ayoko na mag-content kasi ang dami na yan. Ang dami na masyado nagko-content about Facebook Reels topic. Nagiging congested na. Okay, sobrang dami ng, sobrang dami ng mga followers ng mga naabutan ko. Unlike before, kasabayan ko sila. Ngayon, sobrang dami na nilang followers. Hindi ko na kaya marireach to. So, huwag ganun yung attitude natin. Or yung ating perspective no, by creating content. And syempre, yung revenue natin maapektuhan talaga. Kasi nga, kapag tayo is hindi na naging active dito kay Facebook, mas pinaprioritize na ni Facebook yung mga active or yung mga top performer talaga. Again guys, dapat talaga magpasikat tayo kay Facebook, okay? So, mapapansin nyo si Ma'am Grace Escalera, Mickey Ortiz, Tomboy TV, at marami pang iba. Ito yung mga creators na nakikita ko talaga na sobrang active talaga nila. Dedicated talaga sila sa ginagawa nila. Okay? So, ako nga, iniisip ko, paano ko nga ba ma-improve pa yung pag-create ko ng video? Ano pa ba yung pwede kong gawin para at least mas madagdagan yung, yung revenue and yung followers, yung reach, no? Compare before, sobrang taas ng reach ko, guys. Ngayon, wala nang 1 million, ano? So, bumababa na talaga. At the same time, affected din yung earnings ko. So ako guys, ang ginagawa ko, upload ako ng mga longer videos, nagla-live na din ako, may schedule na po ako sa pagla-live. Okay, sa lahat po na nagla-live, no? Ako kasi may schedule Monday, Wednesday, and Saturday, and sa Friday naman sa YouTube. So, ano natin, balansehin natin, hindi naman pwede everyday la-live tayo. Pwede naman, pero sa tingin mo pag everyday ka magla-live, nakakaumay, di ba? Palagi kang makikita. Para lang sa akin yun ah. Para lang sa akin. So, ano ko lang yun. Pananaw ko lang. Kaya, mas okay siguro kung lagyan natin ng pagitan ng araw. Okay, MWF. O yun. So, depende sa inyo guys. Ako, may schedule ako sa pagla-live. Sa longer video, nag-upload ako ng dalawa. Sa short video, ayun, nag-upload ako ng isa na lang per day. So, yun. So, iniisip ko, paano nga ba mas magkakaroon ng improvement yung channel ko, yung aking Facebook account. Siyempre, di ba? Isipin natin kung paano pa ba yung mga other way, no? I-check natin yung pwede pa nating i-add para mas maging quality yung mga content natin. So, kailangan ko pa bang gandahan yung editing ko? Kailangan ko bang lagyan pa ng mga, alam mo yun, yung mga very entertaining act, no? Or katulad ng mga nakikita natin na nagla-live, di ba? So, lagyan natin ng ng entertainment, informative, and engaging talaga or quality talaga siya dapat. Okay? So ngayon, kapag okay na, mapapansin mo yan, yung pulang dashboard mo, magiging blue na ulit yan or magiging positive na ulit yan. Paakit ng paakit yan, guys. Okay? Kaya ikaw, kung naisip mo na, ayoko na mag-Facebook kasi sobrang dami na, congested na. Eh, ang dami naman topic na pwede pang pagpilian, di ba? Pero ako, guys, una sa pool, tama ba ako? Una pa lang, ang niche ko talaga is tutorial. Way back 2020, nung nag-lockdown. So, tutorial video na talaga yung niche ko. Pero, eto, tinitingnan ko yung mas longer, mas wider perspective, no? Or mas malaking, bintana or opportunity dito kay
social media. So baka mas marami pang opportunity or pwede nating i-try, 'di ba? Sumali mo, doon pala tayo talaga dalhin ng kapalaran. Okay? So mas magkakaroon tayo mas maraming followers, mas maraming views and mas malaking revenue. Okay, so na-share ko lang. Thank you so much. Kaya ikaw, huwag ka na malungkot kung ano, kung bakit bumababa yung sahod natin. Normal lang yan, ganun talaga. And maging masaya na lang tayo guys sa achievement ng ibang tao. Huwag tayong mainggit, huwag tayong crab mentality. Ano. Karamihan kasi dito talaga yung mga nanonood, mga utak na lang ka. Alam mo nyo na yan guys, di ba? Ayaw ng ibang tao na maging successful ka. Okay? So, kaya ikaw, gawin mo na lang, takpan mo na lang yung tenga mo or ignore mo na lang yung mga nakikita mo na negative, wag kang magpapadaig sa mga negative. Okay, dapat positive pa palagi yung pananaw natin by creating more engaging and quality content. Okay, so thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. Everyday nag-upload tayo ng mga video sa YouTube kung paano nga ba magsimula sa Facebook and paano kumita sa online. So, yun. And abangan nyo po yung mga susunod pa nating live every Monday, Wednesday, and Saturday. Okay? See you again next time. Bye-bye!